mag-haul ako ng mga pinamili namin kahapon sa Taytay na mga damit. And later on, mag-insert din ako ng clip na suot-suot yung mga damit na pinamili namin para makita nyo kung paano yung fit niya. And then, I also share tips kung ano-ano ba yung mga makikita dun sa Taytay, yung mga dapat dalhin, and everything whatsoever. Before ng haul, mag-share muna ako ng backstory. Kasi hindi na ako nakapag-vlog doon. Tsaka wala naman kasi talaga akong plano na mag-vlog or mag-haul. So, ngayon ko lang naisipan to. Actually, kagabi, pag-uwi namin, hala, mag-haul kaya ako, gano'n. Alis kami dito sa Cavite, mga 2 o'clock. Ayun, mga past 2 na. Pero kasi dumaan pa kami ng PRC, may mga errands akong ginawa and everything. Tapos, saka kami pumunta sa Taytay. Nangating kami sa Taytay, mga 6 something na din. So, tamang-tama lang pala yung dating namin. Medyo kinabahan nga kami kasi sabi namin, hala, may maabutan pa ba tayo doon? Kasi gabi na, ganun. Yung pala, nakita namin sa internet, gabi talaga pumupunta yung mga tao doon. Kasi unang-una, pag umaga kayo nagpunta, tapos hapon kayo nag-shopping, super init. Kasi walang aircon doon. As in, parang covered court lang yung setup doon. Tapos may mga tiyangge, mga stall, ganun. So, mas okay kapag gabi kayo bibili kasi hindi masyadong mainit. At saka, gabi yata yung deliver ng mga damit din doon, yung mga stocks nila. Ayun, edi nandun na kami. So, ikot-ikot muna, ganun. Una namin pinuntahan is yung Octagon. Tapos, bumili din kami sa Igpay, tsaka TMC, Taytay Mega Center. Basta, yun. Dala lang kami ng eco bag. Para kasi hindi na ilagay sa plastic yung mga ano. Kasi pagka bibili kayo, pina-plastic nila agad. Parang automatic na sila nagpa-plastic. May eco bag na kayo, huwag na kayo humingi ng plastic. Para saan pa yung plastic, may eco bag ka naman, diba? Kayo bibili agad. Agad. So, ang gawin nyo, medyo umikot muna kayo. Tapos, tanongin nyo muna yung price. Kumari, naikot-ikot muna and everything. Yun. Makakatawad ka na. Alam mo na yung mga price. Parang makakanvas mo muna kung magkano yung mga items. Maganda kasi dun sa Taytay, Filipino made yung mga most of the items nila. Meron din mga overruns dun. Pero, mas madami talaga yung gawa sa Taytay ng mga RTW. So, yung Taytay, actually, garments capital of the Philippines pala siya. Para din ma-inform kayo, especially yung mga friends ko, may mga ganitong hangge na super mura talaga. Kasi marami din ako mga friends na nagte-trendsetters bazaar. Hi sa inyo, guys. Tapos ako din, personally, nagte-trendsetter ako. Pero, mura din doon. Pero, mas murang-mura talaga sa Taytay. Okay, tama na yung chika. Mag-haul na tayo. So, first namin nabili is ito, yung sando. Kanina ko kata hinahawakan, diba? Ayan. So, ito yung sando. Pang-inner lang siya. Or, pwede mo rin siyang isuot ng ito lang. Tapos shorts, ganun. Kung kaya mo naman mag-spaghetti strap. Tapos, pwede din to sa loob ng uniform. Ito ay 40 pesos lang. 40 pesos. Dalawa yung binili namin. Dalawa yung binili ko. Yung mom ko, kasama ko din, and yung pinsan ko. So, bumili din sila, black and white. Yan. So, 40 pesos, 80 pesos ng dalawa. So, ito naman. Ito, ano siya, yung ribbed na stripes na, ayan, yung parang fitted siya. Pagkasinop. Tapos, medyo cropped din siya. Pero hindi naman yung super crop na kita na yung chan mo. Tapos, ito pala. Ito, binigit ko din ko sa Taytay. Ayan. Binigit kasi talaga ako sa mga stripes. As in, super love ko talaga stripes. Kahit hindi pa siya uso. As in, halos lahat na damit ko, stripes. Tapos, sabi ko nga, dati sabi ko, hindi talaga ako bibili ng stripes kasi parang lahat na damit ko stripes na. Pero, bigla naman siyang umuso. So, okay, sige. Tapos, ay, ito pala is 45. 45 pesos lang to, guys. Diba? Ganda niya. Tapos, ito. Ito naman is, ayan, meron din siyang stripes
dito sa gilid, di ba? Super trendy kasi yun ng stripes. Tapos ang ganda ng tela niya. Parang nakaka-relax. Parang nakatulog. Hindi, joke lang. Sobrang lambot niya. Ang sarap niya sa katawan. Nakaka-addict siya, hawakan. Yan. Ayan. Sobrang mura lang din sa atin. 75 pesos ba? Or 70? Ayun. Ayan. Ganda niya, di ba? Maroon. Tapos, ito naman. Blouse. Color blue. And then, sleeveless siya. Tapos, parang may paraffles. Kung yung tawag. Tapos, yung tela niya is parang linen. Mga linen. Yan. Sobrang cute din niya. Ito ay 100 pesos. Di ba? 100 lang. Tapos, yung blouse na ganito. Super cute. Super hilig ko sa mga blue and pastel colors. Ayan. Tapos, ito naman. Yan. Polo shirt. Yes. Ito naman ay 180. 180 na. 180 ba? Sorry. Kasi sobrang dami talaga namin binili and nakakatuwa talaga. So, around ganun. 180. Tapos yung tela niya, ang sarap din sa ano, alam niyo yung parang sa Uniqlo. Meron kasi ako isang damit na ganito na color pink. Uniqlo. Tapos eto, yun nga sa Taytay, 180 lang, besh. Grabe, super mura. Kaya nakita ko to, wala nang doubt. Binili ko na agad kasi 180 lang. And then, Uniqlo levels yung ano, yung itsura niya, pati yung tela. Saka yung tahi niya. Ayan o, pulidong-pulido din. Pulido! Ayun, maganda rin yung tahi niya. Minsan kasi yung ano, alam niyo yun, yung maraming mga loose ends. Loose ends? Hindi ko alam tawag. Basta yun! Ayan, di ba? Ang cute ng ano niya. Yasaki levels. Char! Hindi, ang ganda kasi ng kulay. Okay, sige, next naman. Ito, binili namin. Sports bra. Yan. Hindi ko alam kung bakit ako may sports bra. Wala naman akong ano. Pero ang cute niya, di ba? Ano lang to? 140 pesos. Yan. So, yung ano, pinsan ko, bumili din siya ganito. Kaya lang hindi kasya sa kanya. So, binigay na lang niya sa akin. Sa akin na lang din to. Ayan, 140 pesos. Ayan. Ayan, kasi dapat matchy kami. Pero binigay niya na lang sa akin kasi nga hindi kasya sa kanya. Nakakaloka, mas bata yun sa akin. Tapos ito pa, color black naman. Sports bra, diba? Saya. 140 lang! Ayan, so next naman is yung mga shorts and palda na binili na. Ito muna, ito yan. Mga cycling shorts na skin tone. Actually, medyo pink nga siya eh. Pero okay lang. Kasi gusto ko pagka nagpapalda ako na white, gusto ko ano siya, skin tone. Kasi pagka white, parang bumabakat pa rin yung panty mo, di ba? So, eto, mas may coverage. Mas may coverage siya. So, mas bet ko yung mga ganito. Eto, 25 pesos siya, guys. So, apat na binili ko kasi wholesale. Madalas para doon, wholesale. So, dapat marami kayong, may mga kasama kayong bumili. Kasi, kapag mag-isa lang kayo, pipilitan kayong bumili sa shop na yun ng madami. Diba? Kahit hindi nyo masyadong bit. Parang makuha mo yung wholesale price. Parang bibili ka ng madami. Unlike pag may kasama ka, kung ano, magustuhan din niya. Di parang sa kanya yung isa, sa'yo naman yung isa. Parang hindi ka overspend. Yan. So, yan. 25 pesos. So, 100 pesos ko lahat. And then, ito naman. Shorts again. And then, may patali siyang ganun. Yan. Ito naman is 45 pesos. Yan. Tapos, ito super cute. Diba? Stripes na naman. Pero, neon pink naman. Tapos, pa-vertical yung design niya. Ito ay 75 pesos. O, diba? Tapos, ano, maganda sa kanya, makapal yung tela niya.
hindi siya yung parang, di ba pagka minsan, pag manipis yung tela, manalaman mo, pagka in-stretch mo siyang ganun, medyo may kita mo na yung fingers mo dyan. Yan. So, i-stretch yung ganun para malaman nyo kung naka-stretch siya, kung manipis ba siya or what. Ganun. Ang ganda niya, di ba? 75 lang. Tapos, ito din. Para sa sila ng tela. Pero ito, gray. Gray yung color niya. And then, this one. Ito, medyo mahal to. 180. Kasi hindi yata siya sa Taytay ginawa. I think mga overrun din to or galing ibang bando. 180. Pero sorry to mark kasi denim naman siya. Tapos, ito, last. Ayan, palda siya. So, nung una, akala ko ganyan lang siya, straight. Tapos, biglang, te, may pawakwak dito. Ayan, o, oh, diba? Pero pwede mo naman siyang tahian kung kumari dito, yan. Para unti lang yung makuha. Or pwede rin naman kung confident ka, partner. Ayan. Cute din siya, 100 pesos lang natin. So, medyo mahal. Ito medyo mahal. Kasi hindi pa kami uiikot. Nagandahan kasi kami agad. So, ayan, binili ko agad. 200 pesos siya. Tapos, dun sa isang shop, grabe, 160 lang yung wholesale price. Diba? Ang ganda, ang cute. Yan. And then, etong hoodie, bili ko yata, 170, ganun. Basta hindi lalampas siya ng 200 pesos. Sobrang perfect nito. Kung mara, nagre-review ka, ganun. Kasi, diba, manawig sa coffee shop, ganun. Ayan. Hoodie siya. Hoodie. Ayan. May patali siyang ganons. Ayan. Tapos, crop shop. Ayan. Kasi gusto ko yung mga ganito kasi hindi siya bulky dalin. Alam mo yun. Kapag nilagay mo sa bag mo, hindi siya masyadong bulky. Hindi rin siya ganong kakapal. Kaya pwede mo, kahit mainit, pwede mo siya masuotin. Kahit mainit, pwede siya masuotin. Ayun. Gusto mo lang maging pa-cool. Pwede rin to sa pang ano. Pwede rin to pang ano, pang sayaw. Yung mga mahilig sumayaw, ganun. It's not keep sa baby, hindi ko na kaya. Tapos, meron pa. Ito, stripes na naman. Ayan, ito. Parang straight lang siya na dress. Dress siya. Ayan. Actually, manood to sa akin, pero pwede naman siyang ipa-repair. Tapos, ang presyo nito is 100 pesos. 100 ba? Or yes, naman 100. Basta mga ganun. Ayan, dress. Tapos, eto naman, romper. Stripes din siya. Para siyang yung ano, pwede siyang pang-formal or casual, bala kayo. Pero, girl, sobrang ganda nito. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ayan. Lumper siya mahaba. Kasi parang siya yung sinuot ko nung old date niya. Ayan. Cute-cute. Tapos ang ganda din yung tela niya. Parang siya yung tela yung kanina. Yung gustong-gusto ko. Parang nakaka-relax yung tela. Ang sarap-awakan. Ganun. Tapos, ano nung to? Grabe. 180 lang siya. Super mura talaga. So, that's the last one. Oo, yun. Yun na yung last. Oh my God. Okay, tapos na. Oh my God. So, all in all, magkano ba na gastos ko? Kasi kahapon, ang compute ko 2040. And then, bilangin natin kung ilang pieces yung nabili natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Imagine, di ba guys, kung bibili kayo sa
sa mall, ilang piraso lang mabibili mo. O kaya sa bazaar, ilang piraso lang yung mabibili mo. Pero sa Taytay, grabe, sobrang dami mo nang mabibili. So, ayun, yung tips lang for para pumunta sa, pagka pupunta kayo sa Taytay. Kasi diba, for example kami, taga Cavite. So, ang layo, diba? Kung bibili kayo doon, tas from malayo kayo, ano, damihan nyo na yung bili nyo. Kasi kung konti yung bili nyo, masasayang yung pamasahe, diba? So, mababawi mo na siya kapag madami kayong binili. At saka marami kayong, parang mga friends nyo, sama nyo, mom nyo, o kaya boyfriend nyo, or anything. Tapos, meron din dun mga panglalaki, mga pambata. Meron din dun accessories. Meron din swimsuits. Pero sa accessories, hindi siya ganun kamura. Kasi, ang mura talaga dun, yung mga garments sa ganito na Filipino made. Kasi nga, dun din siya sa Taytay ginagawa. Pero kasi, I think yung mga accessories, galing siyang China or sa ibang bansa pa siya kinuha. Kaya, hindi din siya masyadong mura. And then, may mga hair clips din dun. Pero, hindi masyado. Konti lang. And then, ano pa bang meron dun? Mga pambahay, pang-alis. May mga shoes din. Mga shoes, pero hindi masyado. Mas marami pa din sa baklara ng mga shoes. And then, ano pa ba? Formal wear, meron din. Meron din mga blazer. Meron din mga overruns, pero not so much. Tapos, meron din parking dun. So, kung may kotse kayo, pwede naman kayo pumunta dun. Hindi naman hassle sa pagpapark. So, sa commute kasi, hindi ako masyadong sure kasi hindi pa ako nakakapunta dun ng commute. Pero, meron ako nakita sa may Menjola. Meron dun Taytay na mga bus. So, yun. Siguro, pwede nyo sakyan kung galing kayong Manila. Mas maganda pag gabi kayo pupunta kasi mainit talaga. Dati na experience ko, umaga kami na umalis sa bahay. Then, mga 9 or 10 kami dumating dun. Hindi ko masyado na-enjoy kasi mainit-init. Kaya umuwi din kami agad. Tsaka dati, hindi pa ganun kadami. Dati, hindi pa siya sementado. Dati, parang yung lupa lang siya, ganun. Ngayon, mga sementado na yung mga tiyanggibon. So, okay na okay siya. And then, nakita ko din sa internet, nakita namin, maganda dun pumunta every Monday and Thursday from 6 p.m. to 10 a.m. Yun ang magandang oras na pumunta. Kasi, bagong restock lang ata yung mga tiyanggi. So, that's it. That's it for the haul. And then, gusto nyong makita yung fit ng mga damit na pinamili. Just keep on watching!